Magandang araw, mga bata! Kumusta kayo? Alam ko na excited na naman kayo sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Ang bago nating topic sa araw na ito ay tungkol sa pangalang pamilang at di pamilang. Ano nga kaya ang pagkakaiba nito? Halika at ating simulan! Bago natin umpisahan ang ating aralin sa araw na ito, tatanungin ko muna kayo kung natatandaan niyo pa ba kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Lahat ng bagay sa paligid natin ay pangalan. Ano naman ang pangalang pamilang? May nakakaalam ba sa inyo? Kung wala, atin itong pakinggan. Ang pangalang pamilang ay mga pangalang nabibilang. Maaari itong bilangin ng isahan o higit pa. Pansinin nyo ang ating halimbawa. Matutukoy mo ba kung ano ang mga bagay na kaya mong bilangin? Sige nga! Narito ang tamang sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung ganito rin, magaling mga bata! Ang pangalang pamilang ay kadalasang mga malalaking bagay, hayop na maaaring bilangin. Halimbawa, palaka, chinelas, bola, carrot, mansanas, at marami pang iba. Alam nyo ba mga bata na ang pangalang pamilang ay maaari nyong bilangin ng isahan o kada piraso? Halimbawa, kung ikaw ay bibili ng gamit sa paaralan, maaaring sabihin mo sa tindera na, "Ate, pagbilan nga po ako ng 2 lapis. O kung halimbawa naman ikaw ay uutusan ni nanay na bumili sa tindahan ng sibuyas, maaari mong sabihin sa tindera na, "Aling bebang, pagbilan nga po ng 2 piraso ng sibuyas." Ito ang pangalang pamilang. Maaari mo siyang bilangin 1, 2, 3 hanggang ilan pa. Sagutin natin ang ating mga gawain. Panuto, kopyahin ang mga salita sa iyong papel. Bilugan ang mga pangalang pamilang. I-check natin kung tama ang inyong sagot mga bata. Tingnan nyo ang inyong screen. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung ganito rin, magaling na pagsasagot mga bata. Tandaan mga bata, ang mga pangalang pamilang ay mga pangalan na maaari nyong bilangin ng isahan. Gaya ng kotse, tasa, sabon, bag at tingnan ng larawan mga bata sa inyong mga screen. Halimbawa kayo ay nasa isang birthday party. Ano kaya ang mga pangalang pamilang na maaari nyong ilista? Magbigay ng 5 halimbawa lamang. Mga bata, narito ang mga posibleng sagot. Tama ba ang iyong nailista? Kung tama, magaling mga bata! Dumako naman tayo sa pangalawang bahagi, ang pangalang di pamilang. Ano nga ba ang pangalang di pamilang? At ano ang kaibahan nito sa pangalang pamilang? Halina mga bata, makinig at atin itong pag-aralan.
ang pangalang di pamilang ay mga bagay na hindi nabibilang. Tingnan nating mabuti ang mga halimbawa ng pangalang di pamilang. Number 1 ay ang juice. Ang juice ay isang pangalang di pamilang pagkat hindi mo ito maaaring bilangin ng isahan. Hindi mo maaaring sabihin na uminom ako ng 10 patak ng juice. Ang dapat mong sabihin ay uminom ako ng isang baso o isang bote ng juice. Sa ganitong paraan, maaari mo itong bilangin. Ang susunod nating halimbawa ay ang buhangin. Hindi mo maaaring sabihin na ako ay nagkaroon ng 10,000 buhangin sa aking paa. Pagkat mahirap talaga itong bilangin sa katotohanan. Maaari mong sabihin ay nagkaroon ako ng 100 na buhangin sa paa. Ilan pa ay ang gatas? Bumili ako ng 10,000 patak ng gatas. Hindi ito maaari dahil mahirap itong bilangin sa katotohanan at imposible. Ang dapat mong sabihin ay bumili ako ng isang lata o isang kahong gatas. Ang pangalang di pamilang ay karaniwang lusaw o mga bagay na maliliit ang butil o piraso na hindi maaaring bilangin ng isa-isa, kagaya ng mga ibinigay kong halimbawa sa inyo. Narito pa ang ilang halimbawa ng mga pangalang di pamilang. Halimbawa, asin. Ako ay kumuha ng 100 na asin. Bigas. Maaari mong bilangin sa pamamagitan ng 1 kilong bigas, kalahating kilong bigas, 1 tasang bigas. Mantika. 1 boteng mantika, 1 tasang mantika. Langis. 1 litrong langis, 1 galon na langis. Lupa. 1 sakong lupa. Ulan. Ating i-apply ang ating natutuhan. Halina at sagutin natin ang gawain. Panuto, kopyahin ang mga salita sa iyong papel at salungguhitan ang mga pangalang di pamilang. I-check natin kung tama ang inyong mga sagot, mga bata. Ganito rin ba ang iyong sagot? Kung ganito rin, magaling mga bata! Ngayon ay atin ang napag-aralan ang pagkakaiba ng pangalang pamilang sa di pamilang. Upang ating lubos na matiyak kung tayo ay natuto sa ating aralin, sagutin natin ang karagdagang gawain. Handa ka na ba? Panuto, basahin mabuti ang mga salita. Isulat ang P kung pamilang at DP kung di pamilang. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Check natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang tamang sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung ganito rin, magaling mga bata! Ating tandaan, ang pangalang pamilang ay mga pangalang na bibilang, habang ang pangalang di pamilang naman ay mga bagay o pangalan na hindi maaaring bilangin ng isahan o kada piraso. Maraming
maraming salamat mga bata sa inyong pakikilahok at pakikinig sa ating video lesson sa araw na ito. Nawa ay nakatulong kami ng malaki upang lalong madagdagan ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga video lessons, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga latest videos na aming i-upload. Maaari niyong i-like at bisitahin ang aming Facebook page. Just type Video Lessons by Teacher Ann. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!